magandang araw. Ito na lang po ako, ang inyong lingkod, si Debbie. Magandang araw po sa ating lahat at sana ayos po tayo dyan. Kumusta naman po kayo? Sana okay lang kayo dyan. Kami naman po dito ay medyo okay pa naman. Bago pa ang lahat, ayaw ko pong magbigay ng opinion dito sa ayaw ko pong magbigay ng opinion sa nangyayari to. Kinukwento ko lang po sa inyo kung ano yung mga nangyari at kung ano yung extraditional law na gustong ipasa ng Hong Kong. Mahirap na po kasi, baka madamay po tayo at mahirap na po. So, ngayon po, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na kung ano pong nangyayari ngayon dito sa Hong Kong. As an OFW po, syempre concerned din po ako sa mga kapwa ko OFW or sa nangyayari dito sa Hong Kong. Ngayon po guys, merong isang sobrang laki na nagaganap ngayon. Gusto niyo bang malaman kung ano ito? Bago ang lahat, guys, please subscribe to my channel at saka paki-press na rin yung notification bell and please do like this video po. Maraming salamat po. So, eto nga po, ang malaking problemang nagaganap ngayon sa Hong Kong ay isang sobrang massive na welga or protesta laban sa gobyerno ng Hong Kong. Parang eto po ay first time in history po ng Hong Kong na nagkaroon ng isang napakamalawak, sobrang lawak na protesta dito. Sa kadahilanan po na gusto ng Hong Kong government na gumawa ng batas at ito po ay extraditional law. Yun po. Kaya po naguwelga ang maraming tao. Pero on the process pa lang po siya, pinopropose pa lang po siya at parang nire-review pa nila kung karapat-dapat ba or dapat ba na may isa batas yung gusto nilang ipasa. Nakasaad po sa batas na ito kung ikaw po ay nagkasala at lumabag sa batas, ikaw po ay dadamputin at lilitisin. Hindi po dito sa Hong Kong, kundi sa mainland China. Opo, tama po kayo. Tama po ang narinig nyo. Sa mainland China. So, nagtataka po kayo kung bakit ganun na, no? Ang Hong Kong po ay sakop pa rin po ng China. Pero ito po ay may sarili pong gobyerno. May sariling gobyerno ang China at merong sariling gobyerno din ang Hong Kong. Kaya po, yung mga naguwelga at nagpoprotesta ay ayaw po sa law na to. Although, sakop pa rin po to ng China, may system naman po sila rito. Kumbaga, may gobyerno po ang Hong Kong at meron naman pong presidente ang Hong Kong. So, parang yun nga po, parang nalalabag po ang human rights. Yun po ang pinaguwelga ng mga Hong Kong people. Majority of Hong Kong people. Kung makikita niyo lang po kung gaano kadaming tao ang nagwelga. Talagang akala mo meron pong fun run sa dami ng tao na nagwelga sa city ng Admiralty. Ayun po, marami pong nasaktan. Masama na kikipag-away. Wala naman pong namatay, pero maraming nasaktan. Gawa po yung mga pulis po ay ang gamit po nila is rubber bullet at tear gas. Yun po ang ginagamit nila para po mapalayo yung mga nagra-rally sa kanila. Yung sa limit po nila
So, minsan po talagang sa bugso po siguro ng damdamin, may mga talagang nagbabanggaan na sila. So, nagkaroon ng sakitan. Ang problema pong sinasabi ko ay apektado rin po kami ng mga OFW. At hindi lang kami, pati na rin po yung mga businessman, yung mga foreigner, lahat po, all existing human being na nandito sa Hong Kong ay apektado ng problemang ito. Nakasad din po dyan, pag nagkasala ka, sa ayaw mo at sa hindi, kahit suspecha pa lang, kahit napagsuspechahan ka pa lang ng mga polis, dadampusin nila. Walang sabi-sabi, walang trial, walang ano, walang salisalita. Dadampusin kanila at dadalhin sa China at doon kalilitutin. So, ang hirap yun, di ba? Mga kababayan, napakahirap ng sitwasyon pagka ganon ang nangyari. Kung mangyari man at maipasa nila ang bill na yan, uwi na ako ng Pinas. Ayoko na dito. Di bali ng isang kahit isang tuka, trabaho na lang ang magtrabaho. Ngayon, guys, napakahirap ng kung sakaling mapatupad ang extraditional law na yan. Yun po ang laman na nakasaad po sa law. Kaya marami pong nagpo-protesta. Yung mga businessman po ay dumadaing po sila na parang ano naman, parang tawag dito, hindi magandang maipasa yung bill na yan. Sa ating pong mga kababayan dito sa Hong Kong, yung mga kapwa ko kunyang, mga kapatid, hanggat maaari, wag na muna po tayong lalabas or lalabas sa surroundings po natin kung day off po natin. Ano? Hanggat maaari, steady lang muna kayo dun sa lugar nyo. Sa park lang muna tayo, mga kapatid. Sa park or kung saan may sa mall, ganyan. Doon muna tayo. Wag muna po tayong pupunta doon sa bandang medyo mainit na lugar. Mainit, hindi dahil sa mainit ang panahon, kundi mainit na sitwasyon. Wag po muna tayong pupunta doon. Chillax lang po muna tayo doon sa lugar natin. Hanggat maaari, sinasabi nila na wag po muna daw magsusuot ng white and yellow na damit. Dahil yun daw po ang damit ng mga nagpo-protesta or nag-uwelga. Mahirap na, baka madampot tayo, no? At mapagbintangan na tayo ay nakikilahok sa mga ganyang sitwasyon. So, wag po. Hanggat maaari, steady lang muna tayo. Wala po tayo sa lugar natin, kaya kung ano man ang mangyayari dito sa atin, isa pong malaking problema para sa atin, hindi lang po sa atin kundi sa pamilya nating naiwan sa Pilipinas. Pag nadampot ka, paano na, 'di ba? So mas maganda na 'yung nag-iingat, 'di ba? Ayun po, yun lang po muna ang updated dito sa Hong Kong na nangyayari. Siguro naman po nabalita na diyan sa Pilipinas. At nabalita na po ba dyan sa Pilipinas? Pakisabi po sa akin kung nabalita na. Ano naman, ano po ang mga sinasabi dyan sa news dyan? Dito po kasi medyo yung mga amo ko parang mga chillax lang. Chillax lang sila. Pero yung ibang amo dyan, yung mga kinikwento sa akin ng mga kapwa ko kunyang, medyo parang napag-uusapan nga. Pag-usapan nila sa loob ng bahay, ganyan. Ayun po. So, yun lang po muna sa ngayon. Medyo sad po ang balita. Sad po ang news. Pero, siguro naman po, makakaraos din at magkakaroon din naman ng resulta. Sana, magandang resulta. Hindi po ako magbibigay ng opinion ko tungkol po dito sa news. About dyan sa extraditional law na gustong ipasa ng Hong Kong government. Mahirap na po. Kaya ingat-ingat na lang po tayo. Kaya yon. So, ilan po. Good day po sa ating lahat. Sana okay lang kayo dyan. Okay. Bye po!